Hello guys! Ayan! Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat. At ito na naman, syempre, God bless uli kay Lord dahil ito na naman tayo at masaya, healthy at maganda, diba? Ayan, syempre, ang inyong ate ay ganadong magluto ngayon. Ayan, ito guys. Samahan niyo ako magluto ngayon at tayo magluluto ngayon. Magluluto ako ngayon ng pansit bihon para sa ating mga frontliner. Ayan, ganyan guys. Kailangan mag-share din tayo ng ating mga blessing para sa mga nangangailangan ng ating tulong. Ayan guys. Ito ngayon ang aking lulutuin. Itong mga sangkap ng aking lulutuin ngayon. Ito ay nahihiwa ko na ang aking onion and garlic. Ayan. And then, and syempre, ang chicken. Hindi natin mawawala ang ating sangkap. Ang ating sahog. Pero mahihiwain pa ako guys na hindi ko pa nahiwa ang kasamahan na pork. Ayan. At syempre guys, ang ating vegetable, syempre pinagsama-sama ko na dito ang cabbage at ang carrots at saka yung celery guys. Dahil yun lang naman ang aking gulay ngayon dito sa aming rep. Kaya yun lang guys ang mailalagay ko sa aking pansit bihon today. Ayan guys. Sige guys, samahan nyo ko ng aking pagluluto ng pansit bihon. Okay guys, ito guys, nagpainit na ako ng broad cube. Ganun kasi ako guys magluto, para easy lang, madali lang siya, pero para yung ating mga gulay or sangkap ay hindi siya lutong mabuti. Ito guys, nagpainit na ako guys ng tubig para dito ko na ilalagay yung, lagyan ko muna siya guys ng sinamahan ko na rin siya guys ng, ayan, lagyan natin siya ng, syempre, ito na rin yung pampalasa natin, ha. Pinakuluan ko na siya guys para sa ating bihon. Kasi binubukod ko guys yung pagluluto ko ng bihon para hindi siya hindi malantang ating gulay. Ayan guys, ilagay ko na yung isang North Cube. At syempre, itayin lang muna natin siya guys na kumulo. Yung gagawin natin guys na tubig daan ay yung isasabaw natin guys sa ating tubig na pinakulo, yung kailangan, yung alam na natin na sasapat dun sa ating dalawang balot na bihon na ating lulutuin para hindi na tayo dagdag ng dagdag ng tubig guys. Ayan, dadagdagan ko pa siya guys na tubig para isang kuluan lang ang ating, para isang kulo na ang ating gagawin na pang sabaw sa kanya. Kasi diba guys, ang ating bihon ay matakaw sa tubig, kaya tamang tubig na ang ating ilalagay sa kanya. Ayan guys, lalagyan na natin siya ng tamang tubig para guys hindi na tayo lagay ng lagay. Tansyahin na natin guys kung gaano karami ang tubig na ilalagay natin sa sasapat doon sa ating noodles. Ayan. Ganito ako guys kasi magluto. Yung una ko munang iluto ang noodles and then bago ako mag-gisa ng gulay. Ayan guys. Ayan siguro guys, kulang pa to ng, hindi, tama na siguro guys. Ayan. Okay na yan guys. Intayin na lang natin siyang kumulo bago natin ilagay ang ating noodles. Pero lalagyan ko na rin siya guys ng konting mga sangkap na ito, lalagyan natin to ng syempre ang ating toyo. Ayan, hindi naman po ako pero ito talaga ginagamit namin. Lalagay natin siya, gusto ko siyang lagyan ng takalan guys para mas madali nating matansya ang ating mga niluluto. Kailangan tayo guys ay may mga takalan. Ayan, lagyan ko siya guys ng dalawang ganito para hindi naman siya masyadong mapula. Ayoko naman ng masyadong mapula guys. Ayan. Okay na yung ganun pula. Isa pa siguro guys para ayan. Ayan. Lagyan natin siya ng tatlong cup ng maliit lang naman guys na pang takip. Kaya ayan ako. Nasipa ko na yung aking camera. Ayan guys. At atin na pakukuluin muna natin guys yung aking pinainit na tubig bago natin ilagay ang noodles. Ganun kasi ako guys magluto para
Natutunan ko yan dati nung ako eh nagtatrabaho pa. Kaya gusto ko din siyang ikuha madali kapag ako yung nag-small na restaurant sa aming harapan ng bahay. Someday, pag uwi ko ng Pilipinas, plano ko din kasi yon magluto, yung magtayo ng isang maliit na karinderya sa kahit sa lapad, harapan lang ng aming bahay, ay pwede ko na siyang pagkakitaan. Kasi easy lang guys siya na iluto at syempre, laging mainit ang ihahain mo sa iyong customer. Kaya eto guys, ang aking pinag-aaralang mabuti. Siyempre, natutunan ko na guys yung paggawa ko ng stream balls. Natutunan ko na rin yung paggawa ko ng peace ball. At siyempre, ito, ina-expert ko rin pa rin ang aking pagluluto ng noodles. Para siyempre guys, kahit na maliit lang na kainan o maliit na karinderya lang ang aking gustong itayo sa Pinas para lang ang magkaroon ako ng small business na pwede na namin mapagkakitaan o mapagkunan ng aming pang-araw-araw na gastusin. Kaya guys, ito ang naisipan ko hanggang walang pasok. Naisipan ko talaga na mag-experiment ng ano-anong mga luto para naman guys, para sa atin pag-uwi ng Pinas, di ba guys? Ito guys, ay hihiwain ko na muna ngayon guys ang aking natitira pang mga sangkap na pork. Nailaga ko na kasi kanina guys yung chicken. Ngayon naman ay idadagdag ko naman ngayon guys ang ating pork na pwede na natin pinaka sitcharon. Gagawin natin parang sitcharon siya na ano, mga ano siya guys eh, mga taba siya na may kaprasong laman na pero maganda kasi siya na parang gawing sitcharon. Gagawin natin parang sitcharon siya guys na pwede nating ipang topping sa ating pansit bihon. Ayan guys, ipukon natin siya, iunahin natin siya igisa para sa ating ayan, andarin ko na rin guys ang Africa land para sa ating pagigisahan ng ating gulay para ano guys, makikita natin na parang may sitcharon na ang ating gulay. Ayan, bumibili din kasi ako guys ng baboy, yung mga strip ng baboy. Yun nga guys, pinananahog ko talaga siya sa mga gulay or pinananahog ko talaga siya sa mga kagaya nito na pag nagluto ng mga noodles or kahit ano, pwede mo siya parang gawing sitcharon na pwede nating ipang topping sa ibabaw guys. Ayan guys, ganyan lang guys magluto na ising simpleng pansit pero alam naman ating masarap. Ayan guys, ganyan lang guys oh. Tapos guys, ayan, himain ko pa ng konti itong ating mga gagawin kong parang sitcharon guys siya. Tapos, hanggang kumukulo guys, napakadali lang, ilapang kalahating oras, maluluto na ang ating pansit. Kaya guys, kung tayo ay magtatayo ng maliit na karinderya sa ating harapan ng bahay, ay pwede natin siyang pagkakitaan. Pwede tayong magluto ng peace ball sa harapan, squid ball sa harapan ng bahay, at syempre, yung mga kahit ano pang klase ng balls, ay kaya ko nang gawin, guys. Ayan, alam ko na kung paano gawin ang easy at syempre, solid at malaman na ating mga ginagawang homemade peace ball at homemade shrimp balls. At ngayon naman ay homemade noodles, rice noodles, ayan, pansit bihon, parang pansit bihon gisado, pwede rin, halos isa lang din naman yon. Kaya ayan guys, yan lang guys ang ano, napakadali diba guys, kung talagang gusto natin magnegosyo sa harapan, kung may pwesto tayo sa harap ng ating bahay at maganda naman ang ating lugar, ay what if pwede tayo talagang maghanap buhay sa ating bahay. Kaya tara guys, pinagpuporsigihan ko guys na na maging maayos at maging masarap ang aking mga lutuin. Dahil nga guys, isa yan sa aking gustong business pag-uwi ko ng Pinas. Dahil syempre, hindi naman habang panahon nandito tayo sa ibang bansa. Kailangan din talaga natin
mangarap na makauwi tayo ng Pinas. At syempre, kailangan din natin mangarap kung ano ang ating business na ating pwedeng pagkakitaan kung tayo ay naka-stay na ng Pinas. Di ba guys? Kaya guys, tayong mga OFW na gustong mag-for good, na gusto nang mag-stay ng Pinas, mag-isip na tayo mga guys ng kung ano ang ating pwedeng mapagkakitaan na makakatulong sa ating pang-araw-araw, sa ating buhay, na kahit hindi kalakihan ang ating kita guys, importante at mahalaga ay kasama natin ang ating pamilya sa ating pagtanda. O diba guys? Dali lang guys at maghuhugas lang ako ng kamay. Ayan. Dito guys, ganun talaga guys, kailangan ngayon pa lang, nandito pa tayo sa ibang bansa, kailangan guys mag-isip na tayo ng mga bagay-bagay na pwedeng makatulong sa ating buhay kung tayo ay mag-uwi na ng Pinas. Ayan guys, kumukulo na guys ang aking pero hinaan ko lang muna ito guys para hindi siya masunog. Ayan, parang pinagsisikaron ko lang muna ang aking ayan, hiniwang baboy guys. Ayan, tingnan mo guys. Ayan. Hiniwa ko siya. Parang papupulahin lang natin siya ng konti para sa pagsama natin sa ating gulay. Ayan, di ba guys? Ayan. Kumukulo na guys yung aking aking lalagyan ng bihon. Siyempre, tikman muna natin kung tama na ba yung lasa niya at kung pwede na ba nating ilagay ang ating bihon. Ayan. Haluin ko muna siya guys at tikman natin. Siyempre guys, kailangan tamang lasa na yung sabaw natin sa ating noodles para guys hindi na tayo yung dagdag ng dagdag kung nandun na yung noodles sa ating tubig na mainit or sa tube sa soup natin na ginawang una, kailangan tamang-tama na yung lasa niya bago natin ilagay yung noodles na bihon natin na sasama sa kanya. Katikman muna natin guys kung ano pa ang kulang bago natin ilagay ang mga iba pang sangkap. Ayan. Ayan guys, konti na lang. Siguro kulang guys ng paminta. Ayan. Lagyan natin guys ng paminta. Nasaan ang ating paminta? Nawawala ang aming paminta. Hindi ko lalagyan natin ng paminta dahil kulang ng paminta ang ating sangkap. Paminta ang ating ilalagay. Yun ang kulang na lang guys. Ayan, lagyan natin siya ng paminta. Masarap guys yung medyo maanghang sa paminta. Hindi naman siya sobrang anghang pero masarap kasi guys yung may paminta tayo ilalagay. Ilalagay dyan din natin ng paminta ang ating guys, ayan. Siyempre guys, ako lalagyan ko pa rin siya na isa ko kasi guys. Ayan, tamang-tama na yung lasa niya guys. Kaya, pwede na nating ilagay ang aking bihon. Ayan. Naglalagay din ako guys ng ano, naglalagay din ako ng konting Worcester sauce para masarap ng konti ang aking pansit. Ayan. Natin siya ng konti. Malasa at masarap ang ating pansit. Ayan. Pwede na natin guys ilagay ang ating bihon kapag kumulo na siya at tama-tama na kasi ang kanyang lasa. Kaya pwede na natin ilagay ang ating bihon. Ilagay natin guys ang ating bihon. Tumulong na natin siya guys. Kaya pwede na natin siya. Pwede na natin ilagay ang ating bihon. Ito ay maganda kahit
Ayan guys, ang dami kong iluluto guys na bihon kasi nga dahil magpapamigay kami na bihon sa mga frontliners, sa mga kasamahan ng aking ng kasama ko sa bahay sa kanyang trabaho guys, ay ibibigyan niya ng kanyang bihon at syempre yung mga kasama ko din sa trabaho syempre guys ay bibigyan ko rin ng bihon. Ayan. Ayan guys, ganyan lang ako magluto. Nakabukod na yung noodles at saka ko lang siya saka ko lang isusunod yung bubukod ko rin guys yung pagluluto ng gulay guys para yung ating gulay ay hindi siya masyadong lutong-luto. Kaya ayan guys, ganito lang guys yun. Ayan guys, madali naman guys pag-aralan kung talagang bukal sa loob mo ang pagluluto at gusto mo talaga siyang maging negosyo sa iyong pag-uwi ng Pinas. Napakadali lang guys pag-aralan ng mga bagay na gusto nating maabot. Ayan. Pag ginusto natin guys ang isang bagay ay kayang-kaya nating pasarapin ang ating lutuin. Halimbawa guys, kung gusto nating negosyo ay about sa pagluluto, syempre guys, kailangan madali nating mapapasarap ang ating mga lutuin guys. Ayan. Depende yan guys sa gusto nyong maging negosyo. Kaya kung ano ang gusto nyong maging negosyo, syempre, mas madali nyong maisa sa puso at mas mabilis nyong matutunan kung ano man ang negosyo gusto nyong itayo kahit nasa harapan lang kayo ng bahay ninyo, ay pwede kayong kumita sa ating pandagdag sa ating buhay. Ayan, guys. Syempre, guys, mas masarap na makasama natin ang ating pamilya hanggat medyo bata pa tayo. Syempre guys, kailangan i-bonding na natin ang ating mga pamilya para naman hindi naman habang panahon ay puro pera ang ating pinagpapaguran syempre sa ibang bansa. Syempre kailangan din naman natin maging masaya at maging maayos ang ating pamilya, na tayo ay sama-sama na maayos, na wala na tayong iintindihin pa na kahit papano ay meron tayong pagkakakitaan kung tayo ay nasa Pilipinas. Siyempre guys, kung tulong-tulong tayo ng ating mga pamilya na kahit na maliit lang ang ating kikitain, ang importante ay nagtutulong-tulong tayo ng ating mga pamilya ay kaya nating maitaguyod ang ating buhay sa ating bansa na sama-sama tayo ng ating pamilya. O diba guys? Kaya nga tayo diba nagtiis sa ibang bansa guys, dahil syempre kailangan gusto natin makaipon kahit konti lang ng pagpatayo natin negosyo, na syempre malaking kaibahan din ang buhay natin noong wala pa tayo sa ibang bansa at nung tayo ay nasa Pilipinas pa lang. Syempre guys, na marami tayong nadagdag sa ating kaalaman mula nang tayo ay mga ibang bansa. Maraming nadagdag at marami tayong nag-experience na dapat natin talagang gawin na sa Pilipinas. At syempre yung mga bagay na makakasira sa ating buhay, syempre kailangan natin iwasan yan. Syempre guys, diba? Masarap talaga guys, natatanda tayo na kasama tayo ng ating pamilya, ma-enjoy natin ang ating mga anak, ma-enjoy natin kung tayo may apo na, ma-enjoy natin kung paano sila, kung paano sila lumalaki. Dahil kasi guys, ako nga guys, maliit ang mga anak ko, hindi ko sila masyadong nakabanding nung time nang ako ay nag-ibang bansa, dahil kailangan kong umalis para sa pag-aaral nila guys. Ayan. Ngayon guys, syempre, malalaki na sila. Gusto ko naman guys na ma-experience ko naman na maipagluto ko rin sila ng mga gusto kong iluto para sa kanila. Ayan, namimiss ko rin guys yung ipagluto ko ang aking pamilya. At namimiss ko rin naman syempre guys na makasama ko sila. Napakasarap guys isipin na dadating yung time na kasama mo na yung mga anak mo. Kasama mo na sa mga nabanding-banding nyo. Ayan, sa lahat ng mga kalokohan nyo. Ayan, magkakasama na kayo. Ayan, ganyan lang guys. O, ayan guys, tingnan mo, maluluto na at yung aking pepsi ay maluluto na. Ayan. Tingnan natin siya guys, kasi para makamit siyang mabuti. Tingnan natin siya guys, para. O, ganyan lang guys, diba? Napaka-easy lang.
easy lang. Tapos, mamaya guys, tsaka lang natin siya bubuhin sa mga gulay. Kailangan, ako inuuna ko munang lutuin itong noodles bago ko isa ang gulay ko. Guys, ayan. Itong bihon na nabili ko, maganda guys, hanggat ang siya, kahit na marami siyang hindi na ilagay mo, ay maganda, hindi siya lumalata. Ayan guys. Paghiwalay-hiwalayin muna natin siya guys, para mas pantay-pantay ang luto niya. Ganyan lang guys, diba ka-easy lang guys ang ating pagluluto ng pansit. Ayan, sa dalawang balot na pansit natin ginawa guys, ay marami na tayong mag-ibigyan at marami na tayong mapapakain ng mga frontliner. Ayan guys. Diba guys? Ayan, hinaan lang natin guys ng konti yung apoy niya dahil malapit na siya matuyo. Ayan, ano naman siya isa? Ayan, at ito naman gawin guys ang ating pagtutunan ng pansin ang ating pagluluto na gulay. Ayan, ilagyan natin ng konti ang ating camera para sa ating gulay. Ayan. Ayan guys, amazing. At ay open na siya. Matuyo na siya guys. Itutunod na natin. Parang ang liit guys ng aking kawali ng paglulutuan ng gulay ko. Dibisa ko na lang muna guys, pero ilipat ko rin sa isang lalagyan para kasi malaki yung ang malaki yata, maliit yata yung aking kawali na pinaglutuan. Ayan. Sunod na natin guys yung ating, pero medyo papulahin pa natin guys para mas maganda, diba? Ayan. Konti na lang guys, maging easy na siya. Ayan. Binukod ko kasi siya guys, kasi nga dahil gusto ko siyang gawing si Charon, kaya yung konting pula lang siya guys, hindi naman siyang dito para si Charon talaga. Konting papulahin lang natin siya para sa ating, ayan guys, natutuyo na ang ating bihon. Itong bihon kasi natin guys, ay may lasa na siya. Kaya wala na tayo problema sa kanya, kaya kailangan lang natin siyang lutuin maayos at lutuin mabuti. Para naman guys, ayan, easy lang guys siya, diba? Tamang-tama lang yung tubig na inilagay natin kanina, kailangan tanggalin mo yung tubig na inilagay mo para naman hindi siya, ayan, ito guys, igisa na natin guys ang ating gulay. Ayan mga ka guys, magluto ng pansit. Ilagay na natin muna ang garlic. Ayan. Kapag maramihan niluluto ko guys, ganyan ang ginagawa ko. Kasi guys, matagal pagka nagpakulo pa ako ng tubig. Kaya ginagawa ko guys yung sabaw ng pinaglagaan ko ng manok guys. Nilalagay ko ng isang kawali para siya pangludoon niya sa ating noodles. Ayan. Lagay na natin guys ang ating sibuyas, ang onion. Ayan guys. Lagay na natin ang onion sa ating pagluluto. At sa sunod-sunod na ito, magluluto na siya. Ayan. Palantahin lang natin ng konti ang ating sibuyas. At siyempre, sabayan nyo natin ang halo ang ating noodles. Kasi dahil para magpantay-pantay yung kanyang luto. So, ayan guys, at luto na siya. Wala na siya halos tubig sa iba. Ayan, luto na ang ating noodles. Pero, tinawang ko lang din siya para bago natin. O, diba guys, luto na yung noodles natin. So, sunod na lang natin yung gulay. Ayan guys, ayan. Papulang lang natin ng konti ang ating sibuyas. Ay, parang sa sahog pa lang natin guys, puno na yung ating kawali. Ayan guys.
Ayan. Kunin ko nga guys yung ano, isang kawali. Yung malaking kawali guys, kukunin ko mga piyan. Lang muna natin guys ang gulay bago ko isali sa mas malaking kawali ang ating kasi baka hindi tumasya ang ating gulay sa ating ayan sinin guys kumapula na ang ating sitsaron ayan dito guys maganda rin yung sitsaron natin oh. Tapos ihalo naman natin ngayon guys ang ating hinimay na chicken hinimay ko na yung chicken mas gusto ko ako guys yung hinimay na chicken para mas malasa yung loob niya ayan. O, diba guys? Tinan mo guys, o, sa sahog pa lang puno na ang ating kawali. Ayan. Kailangan ko talaga guys na ilipat talaga siya sa isang medyo mas malaking lalagyan para dun sa gulay na ilalagay natin. O, diba? Ayan guys. O. Konting toyo na lang guys ang ilalagay natin dito sa ating gulay, sa ating chicken, at sa ating ginigisang gulay. Hindi kasi ako guys naglalagay ng tubig sa ating ginisang gulay. Kasi guys, para mas mananis-nanis ang ating gulay, pag nilagyan natin siya ng, pag hindi na natin siya nilagyan ng tubig. Kasi nga guys, nandito na yung lasa niya sa ating bihon. Kaya, ayan. Haguin uli natin guys yung bihon natin para sure natin na luto na kapit. Pantay-pantay ang luto niya. Ayan guys. Wala na siyang tubig. Kompleto na. Pantay-pantay ang ihalo niya guys. Ayan. Patay na natin yung apoy niya. Kasi luto na siya guys. Ayan. Maganda-maganda ang ating luto. And then guys, ihahalo lang natin dito yung ibang gulay. Tapos guys, para noon, ilagay lang natin yung ibang sa ibabaw para hindi siya ayan guys, o tingnan mo guys, luto na ang ating noodles. Ayan, ganyan lang guys. Tapos yung isusunod lang natin ang ating gulay. Ayan, medyo papulahin natin guys ang ating mga sahog. Siyempre, para mas masarap ang pagkagat siya. Sagyan natin siya guys na konting toyo lang. At siyempre, lalagyan ko rin siya ng konting. Ganyan ulit natin siya guys ng isang pakal uli guys na ating toyo. Isang takal at kalahati na siguro guys para hindi naman siya malat. Ayan. At i-give natin siya guys ng na. Nakalimutan ko pala guys yung aking hipon. May hipon pa pala ako na isasaw. Pero hindi na. Ang dami-dami ng sahog. Kaya hindi ko na siya lalagyan ng hipon pa. Ayan. Ayan guys. Kasi medyo malaki. Siguro guys, ilagay ko na lang sa maliit na kawali. Ayan. O kaya sa isa kong pang ganitong lalagyan para sa aking mga gulay guys. Kasi malaki. Hindi siya kakasya dito sa ating kawali ang ating gulay. Ayan. Balitan natin ng isa pang medyo mas malaki. Isali natin dito ang ating ano dahil hindi siya kasya guys sa ating kawali. Ayan, isali natin. Dapat siya guys dito muna pinapuluan siya kanina. Ayan. Mabigat ang ating kawali guys. Sinali ko na guys dito kasi na malaki. Madami pala yung gulay ko guys. Pati masarap guys maraming gulay sa ating pansitira. Ayan guys, tingnan mo guys, so napakasarap ng ating luto. At syempre guys, dahil hugas naman na ang ating mga gulay, isasama ko na ang ating mga gulay. Ayan. At tulang naman guys, ang ating gulay. Ayan. Kaya madami ako guys ng luto kasi nga madami kaming bibigyan ng aming panti. Ayan. Syempre, yung iba kasi hindi nga nakakapagluto dahil sa sobrang busy. Kaya, ayan, basta naman lang namin kahit paano nakatulong tayo, diba guys? Ayan, syempre, lagyan na rin natin ng isang pang sarap. At lagyan din natin siya guys ng konting
extension. Ayan. Buti lang guys, ang ating ilalagay para medyo naman yung gulay natin ay medyo masarap-sarap. Ayan. Masarap ang gulay natin. Siyempre guys, at hindi naman natin siya. Ganyan lang guys, sa magluto ng pag-tip. Buti lang guys, diba? Napakadali. Ayan lang guys, papakuluan mo lang siya na ganyan. Isigigisa mo lang siya na ganyan. Tapos pagka nalanta na yung gulay, pwede mo na siyang patayin. Kasi nga guys, para hindi siya masyadong durog, para yung ating gulay may crunchy-crunchy ng konti. Kaya kailangan talaga na, ganyan lang guys, ang ating pansit. O, diba guys, na napaka ganda ng ating pansit. Napakadali at napaka-easy, lutuin, diba? O, diba? Sa ating simpleng pansit ay maraming kaming mapapakain. Ayan. I hope magustuhan nila ang ating pansit, guys. Diba guys, uligyan na natin ng konti na kasi nasiksik na kasi yung sabon niya, guys. Kaya, ayan guys, nalalantalantan yung ating gulay. Kasi dami din ang pansit natin, ang ating gulay. Ayan guys. Ang gulay natin guys, kung gano'ng karami pansit natin, gano'n din karami yung ginawa kong gulay. Ayan kasi guys, pwede yung gulay, kahit gulay lang nilag mo, kahit walang bacon or pansit, masarap pa din. Ayan. Diba guys? Haluin lang natin guys. Guys, haluin ating pansit at syempre ayan na ready to eat na syempre guys ang ating pansit na masarap. Simple lang dahil nga kasi kulang kami sa gulay guys dahil ang gulay lang namin ay cabbage lang, carrots at saka celery dahil mahirap na pumunta sa bilihan kaya yan ang aming gulay na naka-stock sa rep namin kaya pwede na rin. Pwede-pwede na. Pansit na talaga, guys. Ayan. O, diba, guys? Napakaganda. Napakasarap. Kasi lang siyang lutuin. Napakadali lang, diba? Wala pang mga 30 minutes na lang. Kung konti lang, syempre. Syempre, pag ginawa mo siyang negosyo, kung by order lang sa'yo, is napaka-easy naman. Napaka-easy mo lang ma-serve sa mga magiging customer mo. Ang mga gusto nilang kainin para sa iyong karinderya. Ayan. Sa karinderya ni Aling Noralet. Ayan. Ayan pala ang aking pamagat ng aking karinderya. Karinderya ni Noralet. Ayan, guys. Ang karinderya ni Noralet ay masarap at masustansya. Ang mga lulutuin at syempre, puro homemade. Ayan. Puro special ang mga kakain ng ating lutong pansit. Biruin mo, mga karating pa to. Kakain ko dito ang mga doktor, ang mga nurse. O, diba guys? Gano'ng katindi ang aking lutong pansit. Ayan, tingnan mo guys. O, kahit hindi na tayo guys maglagay ng tubig sa ating nasabaw, sa ating gulay. Kasi nga guys, nagsasabaw na yung gulay natin. Kaya, hindi na siya kailangan sabawan kasi nga pag sinabawan pa natin ang ating gulay, mawawala na siya ng lasa. Ayan lang guys, makakain pa natin siya ng crunchy-crunchy pa. Ayan. Crunchy ang ating gulay guys dahil ayan guys. Oh. Ayan. Napakaganda, parang press na press ang ating gulay kapag hindi yung lantang-lantang na siya guys. No? Ayan guys, maminduti na. Lagyan natin ng ilang minutes pa. O, lagyan pa kaya natin guys ng konti toyo. Konti toyo pa siguro guys. At ng hindi na tayo maglagay ng lasa. Ayan, siguro konti na lang guys. Ito yun, ilalagay natin. Para may dito mo yung point. Ayan. Okay na yun guys. Sure po na yun. Amoy na guys ang aking niluluto. Ang sarap-sarap ng aking pansit for today. O, ayan guys, tayo ay maghahanda at maglalagay na sa ating plato ng ating pansit. Ayan guys, tingnan na lang guys ang ating pansit.
Ayan, ayan guys. Ayan, luto na guys ang ating pansit. Luto na guys ang ating gulay. Ganyan lang naman guys ang ating. Ayan, luto na. Pinatay ko na yung apoy guys. At tayo ay maglalagay tayo ng pansit sa ating lalagyan para makita nyo kung gaano kaganda ang ating ginawang pansit. Hindi ba guys? Ayan, lagyan natin dito guys ng pansit at lalagyan natin siya ng gulay para naman makita nyo kung ano ang kalalabasan ng ating pansit na masarap guys. Ayan. Siyempre, ganyan lang guys. Tapos guys, lalagyan natin ng limbawa. Ayan guys. Ganyan lang guys. O, diba guys? And then, lagyan natin siya ng gulay. Ayan guys. Diba? Napakaganda. Ang mga gulay natin ay press na press pa rin. Ayan. Medyo crunchy ang ating gulay guys. Ayan. O, diba? Napakagandang iserve sa ating mga magiging customer. Diba? Press na press at napakasarap na ating pansit ang hiyahain natin sa ating magiging customer. O, diba guys? Ayan guys. So, ang ating finished product ng ating pansit bihon. O, diba guys? Press na press ang ating mga gulay at manamis-namis. Siguradong manamis-namis ang ating pansit. Ayan guys, napakasarap. Like, mainit-init pa. Okay guys, hanggang sa muli guys. Nagpapasalamat ako. Thank you for watching. Salamat-salamat ng marami sa mga nanood dyan. Thank you very much sa inyo. And syempre, don't forget to like and share and subscribe na rin guys. Okay, paano guys? Hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, God bless! God bless sa ating lahat. Okay, bye-bye! Hanggang sa muli! See you!